Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, hirap na hirap ang Team B sa full court defense ng Team A. Habang si Coach Takato naman ay humingi muna ng isang timeout upang magbigay ng payo at plano para sa Team B. At si Rukawa naman ay nakaisip na din ng magandang plano upang mapigilan at makalusot sa maigpit na depensa ng Team A. At dito na nagtatapos ang Chapter 168 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmate o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 169 ng Winter Tournament. Nagawa ngang ma-steal ni Rukawa ang bola laban sa opensa ng Team A. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, sinabi nito sa kanyang sarili na hindi ito gagawa ng puntos ng madalian lamang. At sa pagkakataon na ito, ipinangako ni Rukawa sa kanyang sarili na gagawa ito ng puntos laban sa napakahirap na full court defense ng Team A. Sa kabilang banda naman, dahil sa paghinto ni Rukawa sa kanyang opensa, nagawang makabawi ng Team A sa kanilang depensa at nakahanda na sila para gawin ang kanilang full court defense. Nang biglang napangiti si Rukawa, eto na, ngayon humanda na kayo Team A, dahil gigibain ko na ang inyong pinagmamalaking na full court defense. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili, habang si Kyota naman ay biglang napasigaw. Hoy Rukawa, ano bang ginagawa mo? Napakaganda na ng posisyon mo kanina para makagawa ng puntos ah. Pero bakit mo po sila inayaang makabaway sa kanilang full court defense? Ano bang iniisip mo Rukawa? Nababaliw ka na ata. Sa tingin mo ba, magagawa mong makapuntos laban sa napakahirap na full court defense nila? Sira ulo ka talagang Rukawa ka! Masyado kang pabida! Yan ang inis na sigaw ni Kyota. Habang si Rukawa naman ay walang pakialam sa mga sinasabi ni Kyota sa kanya. Sira ulo ka talagang gunggong ka! Kung masaya ka sa puntos na walang thrill, pues ibahin mo ako. Gusto kong makapuntos sa depensang alam kong napakahirap lusutan dahil gustong-gusto kong mapatunayan sa aking sarili na walang depensa ang makakapigil pag ako na ang umatake. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay atake na nga ng sobrang bilis sa depensa ng Team A, nang biglang binantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Subalit, hindi nagpatinag si Rukawa sa kanya at mabilis niya namang nilagpasan ang depensang ginagawa sa kanya ni Ryota. At nang malapit na si Rukawa sa kanilang basket, agad namang tumakbo si Sakuragi para bantayan si Rukawa. Ngunit, laking gulat ni Sakuragi dahil bigla siyang in-screen na ni Maki. Ano? Isang screen? Kaasar! Malilibre na si Rukawa! Hanagata! Fujima! Mitsui! Pigilan niyo si Rukawa! Dali! Yan ang sigaw ni Sakuragi na naging dahilan para agad na bantayan ni Mitsui si Rukawa. Ngunit, laking gulat ni Mitsui dahil biglang nag-spin move si Rukawa ng sobrang bilis sa depensa ni Mitsui. At talaga namang nalagpasan ni Rukawa si Mitsui nung walang kahirap-hirap. Nice one, Rukawa! Dalawa na lang ang lalagpasan mo! Alam ko magagawa mong lagpasan si Fujima at Hanagata! Sige, Rukawa! Gumawa ka ng puntos laban sa depensa nila! Yan ang sigaw ni Coach Takato. Habang si Rukawa naman ay patuloy lang sa pag-dribble ng bola papunta sa kanilang basket. Nang biglang sumalubong si Fujima sa harapan ni Rukawa. Ngunit, laking gulat ni Fujima dahil biglang sumulpot sa kanyang harapan si Akagi. Ano? Isang screen ulit? Patay na! Si Hanagata na lang ang nag-iisang pag-asa namin para mapigilan si Rukawa. Hoy Hanagata! Pigilan mo si Rukawa kahit na anong mangyari! Yan ang sigaw ni Fujima na naging dahilan para agad na maganda si Hanagata sa pagdating ni Rukawa sa kanya. Habang si Rukawa naman ay malapit na nga sa kanilang basket. At ang buong manonood ay nagwawala na dahil sa husay na ipinapakita ni Rukawa sa laro. Ayan na ba? Ayan na ba ang counter ng Team B sa full court defense ng Team A? Ang screen na ng bawat isa para makalusot ang may hawak ng bola na si Rukawa? Grabe! Ang husay! Napakatalino talaga ni Coach Takato! Yan ang usapan ng mga manonood. At ang nasa ilalim na ng basket si Rukawa, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk.
Habang si Anagata naman ay agad ring tumalon at sinabayan si Rukawa sa itaas. Hindi ka makakapunto sa akin, Rukawa! Yan ang sigaw ni Hanagata. Hindi! Hindi ito ang tamang oras para mapigilan niyo ako, Team A! Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay hugot sa bola at inikot ito sa kilikili ni Hanagata. Sabay idinikit ang kanyang katawan kay Hanagata. At umira ng isang layup at pumasok ito sa kanilang basket. Nang biglang pumito ang referee. Foul counted! One free throw! Yan ang sigaw ng referee. Na ikinatuwa talaga ng gusto ni Coach Takato. Nice one, Rukawa! Sabi na nga ba? Kaya pala hindi mo agad idineretso ang bola dahil gusto mong patunayan sa iyong sarili na kayang-kaya mong makagawa ng puntos laban sa full court defense nila. Ang usay mo doon! Pero siguro naman natuwa ka na sa nagawa mo ngayon dahil nagawa mo ng patunayan sa sarili mo na walang sino man ang makakapigil sa ofensa mo. Ngayon, kailangan mo nang maipasok ang free throw mo para mas maibaba na natin ang kalamangan nila sa atin. Yan ang sabi ni Coach Takato. Habang ang mga tropa ni Sakuragi ay napanganga dahil sa ganda ng ipinapakitang galaw ni Rukawa. Grabe ka talaga, Rukawa! Napahanga mo kami sa galaw mo na yon. Nagawa mong makapuntos laban sa full court defense nila. Pero ang mas nakakahanga pa dito, hindi lang pagpuntos ang ginawa mo, kundi kinuhaan mo pa ng foul sa Anagata para magkaroon ka pa ng isang free throw. Ang usay mo doon, Rukawa! Pati na din kayo, Team A! Team B! Ang usay niyong lahat! Yan ang sigaw ng mga tropa ni Sakuragi. Sa kabilang banda naman, si Rukawa ay naghahanda na para gumawa ng free throw. Sige, Rukawa! Ipasok mo na yung free throw mo para maibaba nyo na ang kalamangan ng Team A sa inyo! Sige! Kaya mo yan, Rukawa! Yan ang sigaw ni Ayako. Nang biglang sumigaw ang mga Jologs na fans ni Rukawa. Rukawa, my loves! Alam namin na maipapasok mo yung free throw mo! Sige, Rukawa, my loves! Talunin mo ang kalbong may pula ang buhok! Go, Rukawa! 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 Yan ang sigawa ng mga Jologs na fans ni Rukawa. Habang si Kyota naman ay talagang natatawa sa mga fans ni Rukawa. Hoy, Rukawa! Ang gaganda ng mga fans mo, ah! Halos lahat sila kamukha ni Sakuragi, ah! Ganyan pala ang tipo mo, ah! Kaya pala hindi kayo masyadong magkasundo ni Sakuragi dahil puro kamukha niya ang mga fans mo. Yan ang pang-aasar na sabi ni Kyota kay Rukawa nang biglang narinig ito ni Sakuragi. Hoy, Maching! Ano yung pinagsasabi mo? Eh, mas kamukha mo nga ang mga Jologs na fans ni Rukawa, eh! At malabong maging kamukha ko ang mga yan dahil nag-iisa lang ang mukhang ganito at ako lang ang meron nito. Hindi tulad sa'yo, puro photocopy mo ang mga Jologs na fans ni Rukawa. Baka nga ikaw pa ang founder ng mga fans ni Rukawa, eh. Yung totoo, Maching, siguro may lihim kang pagtingin kay Rukawa, no? Aminin mo na, Maching, huwag ka nang mahiya sa amin. Yan naman ang pabalik na asar ni Sakuragi na ikinainis talaga ni Kyota. Anong sabi mo, palito ka? Yan ang inis na sabi ni Kyota. Bakit? Ikaw naman ang nagsimula, ah. Yan naman ang sabi ni Sakuragi. Nang biglang lumapit si Akagi at Maki kila Kyota at Sakuragi. Sabay binatukan sila ng sobrang lakas. Aray! Yan ang sigaw ng dalawang gunggong. Habang si Rukawa naman ay napabuntong hininga na lang. Magunggong talaga. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay tumira na ng isang free throw at pumasok ito sa kanilang basket na naging dahilan para maibaba na nila sa 6 na puntos ang kalamangan ng Team A sa kanila. 72-66. Pabor pa din sa Team A. At dito na nagtatapos ang Chapter 169 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.